Hello po, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Shout out nga po pala sa mga taga JLOMS Rosales, yeah! Sa mga managumpay po ng anak ng Diyos dyan, Tua, na pinapangunahan po ng isa pong pinakamasipag po na pastora, wow. Pastora Romina Parks, maging sa kanyang kasama po dyan, na isa pong pinakapogi at isa pong pinakamasipag na pastor, wow. Pastor Jomar, maging sa mga disciples po dyan, hello po. Ayan, so andito po ako para po magbahagi po ng isang encouragement verse para po masalo po tayong ma-strengthen at masalo po tayong maging maalab sa ating Panginoon. So itong verse po na i-share ko po sa inyo ay isa po sa life verse ko. Paborito ko po ito. Pinanghawakan ko ito sa buhay ko. So ito po ay matatagpuan po natin sa Leviticus chapter 6 verse 12 to 13. Ayan, so kung may Bible po kayo dyan, samahan niyo po ako sa Leviticus chapter 6 verse 12 to 13. Sabi po dito, ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Ihanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog na pangkapayapaan. Verse 13, hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Ulitin ko po sa verse 13, sabi po dito, hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Sinasabi po dito ng Panginoon na dapat panatilihin po natin yung apoy sa ating mga puso. Panatilihin po natin yung alab natin sa ating mga puso. Lalong-lalo po ngayon sa sitwasyon po natin ngayon, sa mga problema na pinagdadaanan po natin, sa krisis po na inaharap po natin ngayon, dapat po huwag pong mawala yung apoy sa puso natin. Huwag mawala yung alab sa puso natin. Kaya ngayon po, dapat po masalo po tayong nagniningas, masalo po tayong nag-aalab, masalo po tayong nag-aapoy sa ating Panginoon. Huwag mong hayaan na mapatay ang apoy mo ng mga problema niyan. Huwag mong hayaan na sa pamamagitan ng krisis na to, sa pamamagitan ng sitwasyon natin ngayon, ay mamatay yung alab sa puso mo. Huwag po. Bagkos, sa sobrang hirap ng sitwasyon natin ngayon, kahit ang gulo-gulo ng paligid, piliin pa rin po nating nag-aalab sa ating Panginoon. Piliin pa rin nating nag-aalab yung pananampalataya natin. Piliin pa rin nating nag-aalab yung devotional life natin. Piliin pa rin natin na talagang yung relationship natin kay Lord nag-aalab. Lalo-lalo na po yung pagmamahal natin nag-aalab. At sabi dito, dapat panatilihin nating nagniningas yung apoy sa puso natin. At sabi pa po doon, dapat every morning gatungan natin ang ating mga alab. Ibig sabihin, dapat every morning patuloy ko nagsisik kay Lord, kisik mo yung presence niya upang sa gayon mas lalong lumaki yung apoy sa puso mo. Kasi kung mayroon mang tinitignan ang Lord, hindi ngayon yung sitwasyon ng buhay mo. Ang tinitignan ngayon ng Lord, kung gaano kalaki yung apoy sa puso mo. Maroon nga akong kasabihan eh, ang tunay na mananagumpay ay ang mga tao o ang mga lingkod ng Lord na nag-aalab sa ating Panginoon. Hashtag alab sa puso. Dapat po, panatilihin po natin, nag-aapoy tayo. Huwag po nating hayaan na ngayon po ay manlamig po yung ating faith, manlamig po yung ating pag-ibig kay Lord, manlamig po yung devotional life natin, manlamig po yung prayer life po natin. Huwag po natin gawin yon. Pagkos, tayo po ngayon ay magsilapit kay Lord, magpakababad, magpakalalim, at magpakaalam. Gawin lang po natin ngayon, huwag tayong manlalamig, magpakaalab tayo sa Panginoon. Itatakpo natin sa puso natin na tayo ay anak ng Diyos na hindi nanlalamig. Tayo ay anak ng Diyos. Kahit anumang dumating sa buhay natin, na kahit anumang sitwasyon natin, patuloy na nagniningas ang alab sa puso. Kaya po sa mga disciples po dyan, patuloy po tayong magpakaapoy, patuloy po tayong magpakaalab sa ating Panginoon. Kung mayroon man po na hindi dapat pumawala sa ating buhay, yun po yung alab sa ating puso. Lalong-lalo po ngayon, sa sitwasyon po natin, sa pinagdadaanan po natin, nag-expect si Lord na bawat isa po sa atin ay nagkakaisa na nag-aalab sa Kanya. Kaya tayo po ay magpakaalab sa Panginoon. Piliin po nating magpakababad, magpakalalim, at magpakaalab sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Naway po sa kunting encouragement na po ito ay masala po tayong naging maalab sa ating Panginoon. Muli, ako nga pala si Niño, Veloria, Graza.
nag-iiwan po ng kasabihan, ang tunay na managumpay ay ang mga anak ng Diyos na nag-aalab sa Kanya. Hashtag tatak-alab. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi.